Good day guys, welcome to my channel. Medyo, it's a rainy day today. Dito tayo sa loob ng bahay. Today, ang aking topic is about parking tips. Ano ba yung mga parking tips na pwede kong i-share? This is based on my experience from my years of owning different cars. Ano? How do I park properly? Paano ko ma-preserve yung kanyang ganda? At saka, paano ko siya inalagaan. Anyway, before I proceed, I'd like to make a shout-out, no? Ang unang shout-out ay kay Remar Narvaez. And then, shout-out din to Joshua Canto na palaging nanonood sa atin. And then, shout-out din kay Gerard De Guzman. Hope you guys are safe. And tara, samahan niyo ako. Sa mga tip is pagka magpa-park ka, hanapin mo yung katabi ka ng poste para yung isang side mo medyo safe ka na, hindi ka na-expose sa risk. Unlike, for example, kung sa gitna ka, dalawang side ng kotse mo, exposed sa pwedeng magasgas. So as much as possible, kung may pagkakataon ka, dun ka lagi sa tabi ng poste. That's one tip. Okay, make sure din na nakalock yung kotse mo. Dito sa Montero kasi, madali mong malalaman kung nakalock siya kasi nag-auto-fold yung mirror niya pag nilak mo yung kotse. So, minsan lilingon ka. Minsan, di ba, minsan nakakalimut. Parang napipil mo na parang hindi nakalock yung kotse. Inuulit mo. Ito, pag nakita mo na nakafold yung mirror, ibig sabihin, nakalock siya. Another tip is yung car park na card mo. Huwag mong iiwanan sa kotse. Kasi ang ano dyan, delikado dyan, kung maiwan mo at may magtangkang magnakaw ng kotse mo, pwede niyang mailabas yung kotse mo. Kaya dapat dala mo lagi yung card. Ito nga pala yung recommended ko na wallet, no? So, ito siya. Maliit lang siya. Then, meron siya ditong clip for the money. Yan. So, you can have your money here. And then, meron siyang division dalawa. So, ito yung may red. Tsaka ito, meron siyang black. So, manipis lang talaga siya. Kagandahan nito, ito, for example, ito, pag hinila ko ito, hinihiwali ko dito yung aking mga cards. Yan, no? So, alam ko na dito sa right side yung aking mga cards. And then, sa other side naman, yung black portion, yung mga ID ko. So, ito, PRC, etc., etc. Saka yung aking driver's license. So, I can have 10 cards all in all, or even up to 12, 6 here. 6 here. So, kagandahan nito is nilalagay mo lang ito sa front pocket mo. Unlike yung iba na kung malaki yung wallet mo, dun sa back pocket mo nilalagay. Pag umupo ka, maano siya, nauupuan, sisira yung mga card. So, kagandahan nito, na kung nasa front pocket mo, madali mong kuhanin. So, yung pagpasok mo sa parking, ilabas mo kagad to, then ipasok mo dito yung card. Para hindi mo siya malilimutan. Kasi di ba nangyayari yung minsan na lalabas ka na ng, ano, lalabas ka na ng parking tapos nawala yung card mo. Yun ang napakahirap ha. Mape-pressure ka doon. Ewan ko nangyari sa inyo. Minsan nangyari sa akin yung nataranta ko, hindi ko alam saan nailagay yung card. So, I always make it a point na nailagay dito sa aking wallet. Para hindi siya ano, hindi siya mawawala. So very easy lang ano. Yan. Very easy. So ngayon ito na yung wallet ko, maliit na lang. Pocket, pwede na rin sa ano, sa kamay. Dali lang. So yan ang kagandahan nito. So pagka sa mga parking areas. Another tip is picturean mo yung location mo. So normally kung nakapark ka sa may poste, so, may number yon. So, picturean mo para matandaan mo kung nasaan nakapark. Minsan kasi nakakalimutan mo, no? There are cases na
malilito ka, di ba? So, para ma-remind ka, picturean mo para meron kang location. Kasi minsan, nakakalito lalo na kung may mga mezzanine na parking. So, that helps, no? How do we do reverse parking? So, mag-allowance ka ng 1 meter. Tapos, mga sa kalahati ng next parking slot, bago mo pihitin, papasok. Sigurado, pasok yan. So, for big SUV, sa kalahati, dun ka mag-pull turn para maipasok mo. So, yan o. Tama-tama, pasok na pasok yan. So, mag-practice lang kayo. Depende rin sa size ng sasakyan mo at saka yung turning radius. Pero dito sa Montero, na-test ko, kalahati siya. Pag nasa half siya nung, sa next slot, doon ang ginagawa ko para maipasok ko ng mabilis. As long as meron akong distance na 1 meter doon sa kanya, sa poste or ano, something. So, tingnan ninyo. Okay, try uli natin sa other side naman. Mag-reverse parking ako. Doon sa half, nag-full turn ako doon sa kalahati ng next slot para maipasok ko ng diretso yung sasakyan. So, tama-tama, eksakto-eksakto lang yan. So, mai-park mo siya ng tama-tama lang yung distance. Nakadikit ka doon sa may wall. Tapos, meron kang sufficient distance doon sa next car. Tara, let's try again. Ilabas uli natin and then iparada natin yung tamang positioning. So, bale, ganito, no? Pagka nakatalikod ka na, na yung kalahati nga lang nung next parking slot, dun ka magte-take off. Yan, no? Yung kalahati na ito. Yan. Tapos, full turn ka, kabig, para diretso pasok yan. So, yan ang ginagawa ko. Para hindi na ako pabalik-balik, sigurado, pag pinasok ko yan, pasok tama yung distance with the next car. So, yan, ganyan yan. Paano naman mag-parallel parking? So, mag-start ka, kapantay ng car sa kaliwa mo, and then, pagpantay na siya, todo kami ka ng manibela para makuha mo yung 45 degrees. Yan, o. Tapos, didiretso mo yung manibela mo pag nakita mo na yung sa side mirror mo yung sa kanan, yung sasakyan, nakikita mo yung sa side mirror mo. Mamaya pakikita ko yun, no? Tapos saka mo kakabigin ulit ng full turn para maipasok mo. Yan, no? Ipapasok mo na siya ng maganda. Makikita mo sa likod yung distance kung may camera ka. And then, may ipaparallel parking mo yan. So, make sure na tama yung pagkabing mo ng manibela at saka yung pagdiretso mo ng manibela para may pasok mo ng maganda sa parking slot. So, very useful yan. Kung sanay ka sa parallel parking, madali lang. Normally, nakakataranta yun kasi halimbawa, meron kang sumusunod na sasakyan sa likod, di ba? Bubusinahan ka. So, mag-hazard light ka lang. Tapos, sundin mo lang yung 45 degree rule. So, madali mong maipapasok yan. So, tara. Lipat naman tayo. Another situation. Ito, baliktad naman, no? So, ipaparallel park ko ito. Yan, no? Kabig ako ng full turn. Tapos, para makuha ko yung 45 degrees. Tapos, didiretso ko siya. Tapos, ako ulit kakabigin. Babalik para magbalanse. Yun, may papasok ko na siya ng diretso. Kunwari, ito yung poste akong nilagay dito. Yun ang dulo ng isang kotse. Yan, makikita mo meron ka namang camera. Yun, may papasok mo na ulit na may diretso mo. Okay, reverse situation naman. Nag-iba naman ako ng posisyon. So, ipapasok ko ulit dito. So, dito. So, magre-reverse ako. Then, pull turn ko para makuha ko yung 45 degrees. Yan o. Dinahan-dahan-dahan ko. Oh. Tapos, itinan ko yung side mirror ko sa kaliwa. No? Makikita ko doon sa kaliwa. Yan o. Makikita ko yung sasakyan full. So, ibig sabihin, pwede ko nang idiretso yung manibela kasi kita ko na yung buo na yung sasakyan sa likod dito sa aking left side mirror. So, at that point, nakadiretso na yung manibela ko. Tapos, saka ko ngayon kakabigin siya ng pakaliwa. So, yan o. Diniretso ko na yung manibela ko kasi nakita ko na nga yung sa side mirror. So, diretso yung 45 degrees. Tapos, unti-unti kakabigin ko yan ng full turn again para maipasok ko siya ng maganda. Ayan o. Yan.
pasok na yan. So ganyan lang ang ano, ang parallel parking. Kailangan mo din lang mag-practice para makasanayan mo. Yan, ganyan. Okay, papaano naman mag-park pagka yung situation mo pababa? So, di ba, minsan may na-encounter tayo na ganyan, na pababa yung parking. So, minsan wala ka namang pangkalso na bato. So, kailangan mong gawin yung tires mo nakaliko dun sa papatong dun sa, o naka dun sa direction ng gutter para hindi bumaba yung sasakyan mo, saka mo ilagay sa cambio. Yan, parang ganyan ang style, ano. Oh, yan, oh. Dito yung kung yun yung gutter or yung sa bangketa, ganun lang para meron siyang protection para hindi siya bumaba. Now, paano naman kung reverse? Kung halimbawa, paakyat ka naman, so kailangan mo mag-park dun sa medyo steep na slope, reverse naman. So, kabigin mo ng pakaliwa naman yung iyong manibela para yung gulong mo naman naka-reverse din dun sa gutter. So, yan, parang ganyan lang. Okay, paano naman mag-iingat sa pagpa-parking? So, kung magpa-park ka naman, kung maaari, iwasan mo rin yung sa ilalim ng mga puno ng mga fruit-bearing trees kasi pwedeng mabagsakan ang sasakyan mo. So, magkakaroon ng dent yan. So, mas maganda kung sa open space ka para wala kang issue. Especially kung halimbawa yung tag-ulan, maraming mga bumabagsak din ang mga sanga, pwedeng madamage yung sasakyan mo. So, mas okay pa rin sa open parking slot. Isa pang tip, huwag kang magpa-park malapit dun sa kanto, sa curb, kasi dyan normally nadi-disgrasya. Especially kung may mga malaking truck na hindi ka makikita pagka lumiliko, nag-miscalculation ng pagliko, sigurado masasabitan ka. So, kung may way ka, iwasan mo mag-park. Patulad dito, in this example, nilagyan na ng guard nung warning yung sasakyan niya kasi posible nga sa mga pagliko-liko, masabitan siya. So, yeah, if you have a choice, avoid parking in that particular slot. Kagaya din yan, yung isang sasakyan na itim na yun, nasa kanto siya, ang risk mo na masabitan ka is malaki kung nandun ka sa kanto. Ang isa pang dapat aware ka is dapat iwasan mo yung may mga tubo sa ilalim sa mga parking kasi diyan nangyayari yung mga tulo eh. Paano mo makikita? So tingnan mo yung ano, yung floor ng parking space, kung basa yon, ibig sabihin may tulo yon. So iwas ka, hanap ka ng ibang location na hindi tumutulo kasi hindi mo alam kung ano yung mga tumutulo yan kasi kung may chemicals yan, madadamage yung sasakyan mo. So for example, dito sa example na to, may mga tumutulong tubig. So iwasan mo din 'yan, may mga tumutulo, kita mo naman, 'di ba? So pag nakatapat sa sasakyan mo 'yan, makaka-damage ng pintura. Pero hindi lang lahat ng may tubo lang ang tumutulo. Katulad nito, plain yung parking deck niya pero tumutulo, natuluan yung sasakyan niya, may parang maputi-puti. Pag nagtagal 'yan, hindi mo agad nalinis, magmamantya. So, hindi lang sa may mga tubo iwasan. Tingnan mo rin kung nasa ilalim ka ng halimbawa may garden sa taas na patapat ka sa parking na yon. Hanap ka ng iba kasi hindi mo alam kung ano yung klase ng chemical na pwedeng makadamage sa iyong sasakyan. Kaya, conscious ka rin dyan. Tingnan mo sa floor kung may tulo bago ka mag-park. Ang isa sa mga common parking rule na dapat natin ginagawa, mag-park tayo ng patalikod, paatras, hindi yung papasok, para madali kang lumabas. Kasi pagka papasok ka, nakaharap yung ano mo sa parking, mahirap lumabas. For example, halimbawa, masandwich ka ng dalawang sasakyan na malaki, magkabilang tabi, pag-atras mo, hindi mo kita. Hindi mo alam, may biglang lalabas na sasakyan, pwede kang maaksidente. Kasi kung paharap ka, kita mo kagad ang mga dumarating na sasakyan, madali ka makading makakalabas. So, always make it a point na paatras ang ano mo, ang pag-park mo. So, kailangan mo lang ng practice. Ang negative lang dito, halimbawa, kung ang ipapark mo is yung may wall, kung meron kang gamit na ipapasok, hindi mo maipapasok yung ano, pero pwede mo namang planuhin eh. So, kung wala talagang choice, minsan kasi may mga
mall na halimbawa kailangan na park place facing the wall. So, yun, okay lang 'yon. Lastly, pagka parallel parking, ipasok mo nung as close as possible doon sa bangketa para hindi nakalabas yung sasakyan mo. So, kita mo dito, nakapasok siya. So, parang may cover ka nung iba, nakalabas yung iba. So, para iwas aksidente rin. Mas maunang magagasgas yung sa kanila kaysa iyo kasi nakapasok ka eh. So, tingnan mo rin kung may parking sensor yung nasa harapan mo. Bigyan mo ng space kung wala. Kasi kung may parking sensor, at least madadali siyang ano, makakapag-backing. Kung wala, mano-mano yan. So, pwede mong magasgas yung sasakyan mo pag atras nung sasakyan. Okay, that's about it. I hope I've given you some points about parking at sana nakatulong. Alright, if you like this video, don't forget to share, like, and subscribe. And hit that bell so that you'll be notified in my next video. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!